Hindi pa't kapag ang isang namamaypay ng ganyang kabilis habang patingin-tingin sa isang Ginoo ay nangangulugang may gusto ko sa kanya. Ako dyan. Problema nun. Ang San Diego ay tila napasok na ng isang demonyo. Oo, oh, dahil nandyan ka. Nainitan siya. Hello? Hello? Pwede mo kayong makatingin sa akin, sir. Miss Clyde, batid mo ako ay may nobya na? Oo nga po. Ano naman yun? Matriyado! Hala? Simula ngayon, ipinagbabawal ko kayong makipag-usap sa Diablo. Kapag ako'y pinahiya niyo ulit, hindi ko kayo lulubayan ng palo. Hanggang sa mamatay kayo! Ay, grabe. Nahalikan ako sa pisngi ng isang binatang aking naibigan. Isang tunay. Pisngi lang pala? Dari talaga, bigil na yun, no? Ang OA ng reaksyon sa pisngi lang naman. Totoo? Si Basilio lamang po umuwi kagabi galing sa simbahan. Si Crispin po naiwan sa kamay ng sakristan mayorot ng pura. Hala, ito na nga sinasabi natin. Hala! Parang next week na yung ano, pagkamatay nung ano, bata. Bago tayo mag-start din, pakilike po ng video natin. Kailangan po natin ng 1,000 likes para sa video reaction na to. Salamat po. Hello guys, good morning or good evening. Kung nasan ka man ngayon, Saturday na, fresh pa ba? Fresh pa ba tayo? Ay nako, pero excited ako. Napanoorin tong last episode for this week. Episode 15 tayo ng Maria Clara at Ibarra. Before tayo mag-start, shoutout muna sa mga kaibigan natin, ng mga OFWs, mga Pilipino dyan sa ibang bansa. Thank you so much for supporting my channel and for watching my reaction videos always. And siya nga pala, bago tayo mag-start din, pakilike po ng video natin. Kailangan po natin ng 1,000 likes para sa video reaction na to. Salamat po. Ayan, mag-recap muna tayo. Kahapon nung nalala ko. So kahapon, nag-usap si Clay at si Mang Adong and nalaman ni Clay na pinakamayaman pala si ano si tatay ni Ibarra sa buong San Diego. Pero walang silbi yung yaman niya nung kinalaban siya ng Kura dahil napakakapangyarihan ng Kura. And ang pinakamakapangyarihan lang daw sa lugar nila ay ang Kura at ang head ng ano ng Guardia Civil. And walang silbi kahit mayaman ka pa gano'n. Ano, pag kinalaban ka ng Kura, thank you for joining ka. And kahapon din nakita natin na nag-espiya na nga yung babae sa bahay nila Maria Clara at nag-report kay Padre Salvi. Nakaka-visit yung part na yon. And yun nga, walang magawa yung babae kasi pinagbantaan siya. And also kahapon sa ano yun, Todos Los Santos ba yun? Nag-sermon yung pari na si Padre Salvi nga. And pinaparinggan niya si Ibarra sa manong ugali at napaka-plastic niya doon. Grabe. And ayun na nga, nandun na si Hannah, yung singer ng Queendom, pati si Jennifer Maravilla. Pumasok na sila sa eksena at maraming nag-comment na Queendom 1884 ba yun? Sinasabi nila, nakakatawa. And ano pa ba naalala ko? Pagkatapos ng misa, di ba magmamano sila sa pari, titinray ni Maria Clara na ipagbati si Ibarra at si Padre Sal. Pero nung una ayaw nung Salvi kasi nga salbahay nga, pero hindi niya matiis si Maria Clara at ayun, inayaan niyang magmano si Ibarra. Pero alam ko talaga hindi pa rin nawawala yung galit niya kay ano kay Ibarra dahil hadlang ito sa pagnanasa niya kay Maria Clara. And last na scene naalala ko is dun sa parang teaser, magkikita-kita yung mga kaibigan ni Maria Clara sa ilog, sila mga babae. So nandun si Hannah at si Jennifer Maravilla. Yeah, magchika-chika sila doon and inaabangan ko rin yon kung ano mangyayari. So, oh, nakalimutan ko, nakakatawa pala kahapon si Clay kasi nga may mga meaning pala yung ano ng pamaypay, yung pagpaypay dati. So, trending yun sa Twitter and nakakatuwa yung mga reaction ng mga tao. So, ayan, I think ready na tayo for today's video. So, let's go watch this. Maybe 1, 2, 3. Huwag
po kayo magtaka kung nasaklap po ang nangyari kay Don Rafael sa kamay ng Cura. Walang naging laban ang kanyang yaman sa kapangyarihan ng Cura. Kaya pala, sinasaktan ng mga prailiang mga kawabang mga sakristan. Siyang tunay. Mga pobre mga bata. Kung sana'y hayaan ng Panginoon na huwag na lamang sila maging sakristan, at ipasok na lamang sa eskwela na sa gayon ay makaawon sila sa kamangmangan at kahirapan. Kakausapin ko ang Cura. At gagamitin niya pa talaga ang mabuting dalaga para kalabanin ako. Tunay nga ang aking suspensya. Si Crisostomo Ibarra ay isang diablo. Hindi ba't kapag ang isang namamaypay ng mas ganyang kabilis, ka. Habang patingin-tingin sa isang Ginoo, ay nangangulugang may gusto ko sa tawa ako dyan. Problema nun. Ang San Diego ay tila napasok na ng isang demonyo. Oh, dahil nandyan ka. Huwag niyong hahayaan na lasunin ang inyong isipan at ang pinakamamahal natin na San Diego. Nakagawa na ako ng paraan para mailayo kayo dyan sa salbahin kurang yan. Ngunit paano po ikabubuhay namin, ate? Si Sir Ibarra nang bahala sa inyo. Okay? Apir! Nakikiusap po ko sa inyo. Napatagalan yung hindi nila alam yung apir. Bueno, pinagbibigyan na kita. At hindi ako magtatanim na kahit anong po. Muchas gracias, Padre Sal. Sana ikalimutan na lamang natin ang nakaraan. Bakit ganun na lamang ang pagnanais ng dalaga na kunin sa simbahan ng dalawang bata? Dahil nilaso ni Crisostomo Ibarra ang isip ni Maria laban sa akin. Hindi ko ipapaubaya sa demonyong yun ang mga bata. Siya nga pala. Nahanap mo na ba yung guro na nakakaalam kung saan itinapon ang bangkay ng aking ama? Oo. Kaya dumaan ka sa akin mamaya at ipunta ko siya sa akin upang nasamahan ka niya. Gracias, amigo. Siya nga pala. Gracias, amigo. Asa nga pala ang iyong Suwail na pinsan? Suwail? Ngayon na lamang ay nakita ko siya sa loob. Abay, hindi ko alam. Bueno. Adios, amigo. Adios. Hinahanap na si ano? Fidel, ah. Sir? Kamusta po? Nakiisip na po ba kayo ng paraan para matulungan natin yung mga bata? Yung nobya nyo, kinausap nyo na? Sana nga hindi ko na lamang siya kinausap dahil ayoko madamay pa siya dito. Lagot. Nainitan siya. Hello? Hello? Ah! Hello? Bakit mo kayong makatingin sa akin, sir? Miss Clay, batid mo ako yung may nobya na? Ano po? Ano naman yun? Hindi niya talaga alam eh. Ah, ganun pala yun dati. Wala siyang kalam-ala. Ito yung nailong sa parang form of ano, pagkaharot o paglalanti yung pamay-pay. Loki. Sa mga nangyayari sa inyo dito? Dito! Sus, magtriyado! Hala. Simula ngayon, pinagbabawal ko kayong makipag-usap sa Diablo. Kapag ako'y pinahiya niyo ulit, hindi ko kayo lulubayan ng kalam. Hanggang sa mamatay kayo! Ay, grabe. Ano? Tabahan! Sumama ka sa akin. May ipapagawa ako. Kawawa sila, ano? Kuya, kasalanan ito ni Ate Clay. Siya ang dahilan kung bakit napagalitan na naman tayo ng Cura. Simula ngayon, hindi na natin siya kakausapin at huwag na huwag na rin tayo nalapit sa kanya. Baka hindi na tayo ulit mapahamak. Oo, kuya! Hala. Ito na, nagsisimula na. Hindi na nila kakausapin si Clay. So, paano na? Ang ganda talaga ng mga shots. Ayan si Maria Clara sa likod. Crisostomo! Ako pa ba yung hinihintay? Ako'y nag-aalala sa'yo at sa magiging tugon ng Cura.
Kahit anong ipakiusap ko ay ayaw talaga niyang pumayag. Huwag kang mag-alala. May naisip pa akong ibang paraan. Sinasabi ko nga ba, mi amore. Kung nais talaga natin tulungan ng mga batang yan, itiyak na mahirapan tayo. Tia, maaari ho ba nating sulatan ng ninong? At sabihin natin sa kanya na nais kong kupkupin natin ang mga sakristan. At sulatan niya kamo si Fray La Salve na pakawalan na ang mga kumulang bata. Fairness dito kay Maria Clara. Totoo, mabait matalino. Mabait naman pala. Mm-hmm. Kahit muntik niya na akong dalhin sa mental noon. Okay, girl. Sige na. Plus 100 points ka dyan. Check na yes. Check. Maria. Sana nga, gumana bakit yung plano. Bakit ba nakikialam ka sa mga masasalimot na bagay na tulad nito? Ala. Hinihindihan niyo ba ako, Tia? Lalo na't makakatulong tayo sa mga pobreng bata. Nagtakot yung Tia niya kasi sa bueno, pag uwi ko, susulat ako kagad kay Padre Damas sa sangalan mo. Agad kong padadala sa kutsero. Muchas gracias, Tia. Tunay na hulog kayo ng langit. Ah. Narinig mo ba yun? Sino ang iyong hinahanap, Crisostomo? Ano sa naming utusan mo? Utusan? Ay, wala na siya rito. Tayo na. Iho, pwede bang ihatid mo na lang siya kasama doon mga amiga niya? Opo, Tia. Pagkahatid ko po sa inyo. Masaya. Mm-hmm. Gentleman si, Ibarra. Grabe yung mga damit nila dati. O sumasayad sa lupa yung sa babae. So, kailangan, hindi ka napupunta sa mga masyado, maduduming lugar. Kasi, ahakutin mo lahat ng dumi pag ganyan yung damit mo. Ayan na. Sa picnic. Ulo, sarap ng mga pagkain. Ganyan pala dati yung mga may kaya, no? Mis queridas amigas! Maria Clara! Kumustas, mi amiga? Tara! At magandang araw din sa'yo, Senyor Ibarra. Buenos dias, Senyorita. Ilalalo tayong tumititas. Bueno, kailan na ba itatanggap si kasama niyo ni Maria? Nang sa gayon ay mamantikaan naman ang aming mga magagandang labi. Ay, ang galing ng acting! Mangyayari din yan, Sinang. Sa sandaling may sayos ko na ang mga naiwang ari-arian at plano ng aking ama. Hmm. At kailan nga kaya yun? Ganto ni Julie, grabe. Malapit na, Neneng. Crisostomo, humayo ka na at hindi sila titigil sa kakatukso. Napansin ko nga. Bueno, mauna na ako mga binibini. Yanos veremos, Ibarra. Hasta la vista, señoritas. Adios, man. Hasta la vista, señoritas. Si Hannah yata yung may hawak ng payong dun sa gilid. Tama ba? Si Jennifer ba yung yung nagsalita kanina? Hindi kasi maganda yung mata ko eh. Ano, Maria? Wala pa ba talagang kaibang nangyayari sa inyong iba? Jesus, Maria, Joseph, Sinang! Huwag kang magbiro ng ganyan. Bawal yata dati. Dapat virgin pa rin. Hanggang ikasal sila, akala diba? Akala pa naman na hindi sila. Wala, parang kami lang din mo. Dali na, Maria. Umamin ka na. Ano nga aminin mo? Sa tuwing lalabas kami ni Crisostomo, lagi kami may bantay. Mga amigas, nais ko lamang ipaalala sa inyo na hindi ko galing ng huwarang babae ang magpahalik sa isang lalaki. Halik lang yun, ha? Hindi pa mag-asawa. Uy, Nene. Taray. Wala dito si Tia Isabel. Ngunit, tila ikaw ang pumalik. Pinalitan niya. Bueno, ako kasi ay may karanasan na. Ah. Nahalikan ako sa pisngi ng isang binatang aking naibigan. Isang tunay. Pisngi lang pala? Dari talaga, big deal na yun, no? Ang OA na reaksyon sa pisngi lang naman. Totoo? Same!
Hello, Clay. Nabasa ko yung isip ni Clay. Naglalabas sila sa ilo. Tapos may namuhuli yata ng isda kanina. Magnama na muna tayo. Taba ako ba yun? Na maging masarap ang ating huntahan. Ay. See? See. Halina, akin na. Taray nung hana, oh, pak. May hinyard? Eso es perfecto. Mm-hmm. Galing ni Julie Max. Mga amigas. Ano yun, ano? Hala. Ipainom ng tubig. Mayroon na rin akong ginoong nagugustuhan. Otor! Hindi ko alam kung paano ipaparating ang aking nararamdaman ng na hindi ako lumalakas na kahiya-hiya. Madali lang. Ituturo namin sa iyo ang sagot sa iyong suliran. Suliran ang lalim. Sige, Victoria. Aliw ang sosyal nila dati. Magsikahan, ganun. Ayun na. Ang tangkad nung Fidel, no? Parang mga 6 foot siguro to. 6-footer to eh, no? 6 foot tuloy. 6 feet. Tatanga-tanga ako sa inyo. Ano ba ang guro, amigo? Amigo? Hindi pa nga dumarating. Kanina ko pa inaantay. Oh. Bakit hindi nga kasama ng pinsan-pinsan? Inaanap niya talaga siya. Si Clay. Bago kiere. At bakit mo naman nasabi yan? Oh, ano, ganun pala yun, Helele, wag kiere. May pagtatakot ako sa'yo. Kaya pala, madalas akong inaaway yung binibini ng Clay. Ay sapagkat, iniibig niya ako. At feeling kapag yung mga titiyak dyan? Yung pumayipay. Nakikita mo ba ito? Ang abaniko. Ang abaniko ang nagmimistulang tinig ng mga dalaga. Sapagkat sa pamamagitan nito ay maipapahayag natin sa isang binata ang mga bagay na hindi maaaring sabihin sa mga lalaki, lalo na't hindi pa natin sila kabiyak. Kung kaya nyo, ilabas mo ang iyong abaniko nang ikaw ay matuto. When? Kung hindi mo natitipuhan ang iyong manligaw, isang paraan mo pang maihayag ito sa kanya na wala siyang maaasahan. Magpaypay ka lamang ng mabagal upang iparating sa lalaki na siya ay walang anumang halaga sa iyo nang hindi nasasaktan ang kanyang kalooban. Parang ganito. Yan yung pag-busted ng ano, ng hindi masakit sa kalooban kasi walang salita. Aray. Gusto ko yan. Magawa nga kay Sir Fidel. Onyx? At kung gusto mo naman ng isang lalaki, agad mong itiklop ang iyong pamaypay kapag siya ay iyong kaharap. Mabilis na pagtiklop. Ay, yung ganun. Oh! Makinig kayo, guys! Pwede niyong gamitin to. Nakakatuwa sila. Kung iniibig mo naman ang isang lalaki, heto lang ang kailangan mong gawin. Magpaypay ka lamang na mabilis habang sumusulyap sa kanyang mga mata. Magpapingin sa baba. Wala naman yung ni Clay. I like you, baby. Paray. Arte. Parang nababaliw na yung, ano, yung Clay. Iniibig kita. Hoy! Ayan, oh. Sino ka ngayon? Naalala mo. Buenos dias. Hello!
Ang landi niya tuloy kasi si, ano, si Clay na ganyan din kay Ibarra. Ayan, no? Miss Clay, batid mo ako yung may nobya na. Ano naman ngayon? Aloko! Ano ka, Clay? Ayun. Oh my gosh! Kailangan mo i-explain yun. Ang weird ng reaction sa akin ni Sir Ibarra at Fidel. Hello. Hello, 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 narinig ka. Lagot. Wala na, nakita na siya talaga. Sino yan? Hello, 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 hello. Sinabing sino yan? Talaga bang hindi ka magpapakita at magpapakilala? Ginagalit tayo ng taong ito. Humanda ka kung sino ka man! Ay, ang taray mga amigas, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Tila mapapaaway tayo. Sagat mga amigas! Ay, ayoko! Hello. Ang tatapang nila. Sino itong babaeng nanunubok sa atin? Abay, malay ko. Nanunubok? Grabe, ang ganda nila tingnan sa suot nila. Akalain mo yun, amigo. Kaya pala, napakasama ng pakikitungo sa akin ng iyong huwad na pinsan. Ay, huwad na pinsan. Pala siya sa akin ng lihim. Maaari bang huwag mo na lamang siyang pag-isipan ng masama? Marahil ay binibiro ka lamang noon. Nasa na nga pala yung sinasabi mong guro? At anong oras ba siyang darating? Darito na po ako, senyor. Ayun. Kakaloka. Ang palayo. Kaya pala ganun na lang ang reaksyon sa akin ng magkaibigan. Kakaloka tong pamipay na to. Pinahamak pa ako. La. Mga bata! Ayun si ano, Basilio at Crispin. Pero, Bishop Hoy, taga! Mga bata, sandali! Sandali, hoy! Dito po tayo, senyor. Dahan-dahan lamang po sapagkat paputik po ang daan, senyor. Eto na po tayo, senyor. Dito po inihulog ang bangkay ng inyong ama. Dito po kami dinala ng sepulterero, kami pong dalawa ni Teniente Guevara. Maraming salamat, Ginoo. Hindi niyo po kailangan magpasalamat, senyor. Napakarami ho ng tinatanaw ko na utang na loob sa inyong ama at ang tanging magagawa ko na lamang ay ang tulungan kayo. Nabay talaga yung tatay ni Ibarra din. Hindi na talaga nakakita pa ang bangkay ng aking ama. Sa kasamaang palad ho ay hindi na, senyor. Kahit na pinasisid na ni Teniente Guevara ang kanyang mga tauhan dito. Ang sakit nun. Bangkay na lang, hindi mo ma, ano, hindi mo pa makita. Naisip ko, marahil na dapat ay itapon na lang ang bangkay niya sa ilog. Kesa ilibin siya, kasama ng mga intik. Panalila! Bakit mo kami sinundan? Eh, bakit niyo ba ako iniiwasan? Ano bang problema niyo? Malis na po kayo! Ay, Basilio, bad yan, ha? Ano pong problema niyo sa akin? Kayo na nga itong tinutulungan ko, kayo patong galit? Eh, kasi dahil sa'yo, kaya napagalitan na naman kami ng kura. Ano? Totoo po! Kaya lumayo na po kayo sa amin! Ako? Sorry. Patawarin. Patawarin niyo ako. Nabigo na naman ang plano kong iligtas kayo sa kura. Hindi niyo na kasi talaga, ano? Sa halip na pagbalingan niya pa kayo. Mababago yung mga nangyari. Pero maniwala kayo sa akin. Hindi ko gustong mangyari yun.
Ayun na, yung nanay. Hala ka. Walang hiya. Lagot ka ngayon. Inay! Inay! Ang galing ng ano, Sisa mag-acting. Oh. Taray! Okay. Mali ka pa talaga. Ang ginagawa mo, Inay! Tumaitak na naman. Inay, wala pong ginagawa. Masama si Ate Clay. Ano yun? Hindi mo lang po talaga kami sinasaktan ni Ate Clay. Bakit naman magsisinungaling ang sakristang mayor? Totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Sinasaktan ng praile ang mga anak niyo, Ate Sisa. Basilio, sige na, umamin na kayo. Di ba sinasaktan kayo sa simbahan? Totoo ba ang sinasabi niya? Lungkot na mga eksena ngayon. Malaki kanyo ang utang na loob ninyo sa aking ama? Opo, senyor. Dayo lamang ho ako rito noon ang kinupkop ng inyong ama. Tinulungan ho niya ako makahanap ng tahanan at binigyan ng mga gamit upang makapagturo sa mga bata. Naniniwala ang aking ama sa edukasyon bilang tanging daan sa pagmulat at pagunlad. Kaya noon pa lang ay pinilit niya akong mag-aral sa Europa. Ganoon nga rin ho dito. Kahit nung wala na kayo sa inyo. Dumadalaw po lagi noon sa paaralan ng inyong ama at binibigyan niya ng salapi ang mahihirap ngunit masisipag ng mga bata. Ay, ibinibili niya rin kami ng mga aklat at mga papel. Ano ba't lubhang napakapalad namin noong nabubuhay pa ang inyong ama dahil talaga hong gaya ko ay ibig rin niyang umunlad ang pag-iisip ng mga bata. Sayang yung tatay na, ang bait, tsaka san ganyo, mayaman yun, so marami siyang matutulungan. Sa May Silong po, sa kumbento ng Kura. Sino? Ang ibig ninyong sabihin ay walang sariling gusali ang mga paaralan dito? Opo. Ngunit kahit ganun pa man po, nagawa ko pa rin magturo sa mga bata na makapagsulat at makapagbasa. At sa payo po ng inyong ama, tinuruan ko silang makaintindi at makapagsalita ng kahit na kaunting Kastila. Magaling kung ganun. Ngunit pinatawag po ako ni Padre Damaso, ang kura ng San Diego noon. Upo ay kanyang pinagalitan. At bakit po? Buenos dias, ho, padre. Buenos dias. Buenos dias. Magaling. Ginanon yung ano. Marunong ka na palang mag-Espanyol. Ako, magaling. Pero wag mo kong gagamitan ng mga hiram na salita, ha? Makontento ka na lang sa sarili mong wika. At huwag mong sisirain ang salitang Espanyol. Escúchame bien. El Espanyol es solo para la gente de alto nivel. May mataas ng dapat yung salita ng Espanyol. Hindi ang bisyoso, arrogante, engreído. Está loco. Ang galing nung ano? Ayaw nang galing kura na matuto ng Espanyol ang mga bata? Ni ayaw ho nilang turuan ko ang mga bata na magbasa ng ibang libro, paliban na lamang po sa mga aklat na pangrelihiyon. At yun din po ang utos sa akin ng bagong kura rito. Gusto nila manatiling bobo lang yung mga tao. Nais nilang para manatiling mangmang ang mga bata kung ganun. At hindi lamang po yun, senyor. Noon ay ipinatigil ko ang pamamalo sa mga bata dahil masyado itong marahas. Masyadong brutal. Pero wala. Hindi ako pinakinggan. Pinabalik ng kura ang pamamalo dahil sabi niya,
Nais niyang madisiplina ang mga bata. Ngunit senyora, sa tingin ko po, hindi natututo ang mga bata sa ganung paraan. Niayaw na nilang pumasok sa eskwela. Kaya malaking dagok sa akin na pinaratangan siyang isang erehe at filibustero. Wala na Ginoo. Wala nang tumutulong sa akin ngayon para imulat ang mga isipan ng mga kabataan. Tama kayo. Ginagawa nilang mangmang ang mga Indio. Grabe. Ganun pala dahil. Grabe, bilis ng oras. Ang bilis nun! Grabe! Ba? Hindi. Mariyo, akala mo. Pala-assume ka kasi. At sino raw ang babaeng iyon? Tila dayuan ang dalagang yun sa bayang ito. Ang aking... Hala! May kasamang babae sa kanya pamamahe. Patay! Nagsayos pa yung ano, ang Maria Clara. Si Basilio lamang po umuwi kagabi galing sa simbahan. Si Crispin po naiwan sa kamay ng sakristan mayon at tampura. Hala, ito na nga sinasabi natin. Hala! Parang next week na yung ano, pagkamatay nung ano, bata. Shucks, oh my gosh. Bago ko makalimutan, guys. So, dati pa pala nagsisimula yung ano, yung mga ganyan, yung pananakit sa school. Kasi sinabi kanina, di ba, na sinasaktan yung mga bata. Mismo yung teacher siguro yung nananakit. Kasi utos nga nung ano, ng kura or nung pari ng isang taon na disiplinahin, which is hindi talaga maganda. Ngayon, bawal na yun, makakasuhan kapag sinasaktan mo yung mga bata. Although sa time ko, ewan ko ba, weird ako, pero hindi ko kinakasama ng loob yun, hindi ako nagtanim ng galit sa mga teacher namin na mamalo sa amin sa kamay kasi matigas din naman yung ulo namin. Pero bawal na daw yun ngayon so hindi ko lang alam. Kanya-kanya din siguro talaga ng panahon. And grabe no, balik tayo dito sa ano, sa teleserye. Grabe no yung mga nangyayari, guys. Kinakabahan na ako. Next week na, guys, abangan natin. Mamamatay yung isang bata yata talaga. Hindi mapipigilan ni Clay yung mangyayari. Nakatakda na yun eh. And marami pang mangyayari dito. Nagselos yung ano, Maria Clara, kaabang-abang yan. At nalaman na ni Damaso na may Clay sa istorya or sa buhay nila. So, good luck talaga kay Clay dito. Pinakabahan din ako para sa kanya. Ayun, guys, thank you so much for watching and for reaching up to here. Salamat sa panonood palagi. And bukas, ay hindi, sa Monday yung susunod natin na reaction dahil weekend na. So, magpapahinga muna ako at balik tayo sa reactions dun sa mga singers natin. And shoutout pala kay Jenny and kay Jennifer and kay Hannah na nandito. Queendom sila. And bukas magre-react ako sa kanila kasi kakanta sila sa All of Sundays, sa Queendom na segment ng All of Sundays. So, yun guys, thank you so much for watching and see you again in my next video. Bye! Ng chill.